Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatiran. Welcome sa ating God's Word for Today devotional. And I hope that God will continue to speak to us through His Word as we continue to journey sa libro ng Galatians. Nandito na tayo sa Galatians chapter 4, verse 21 to 27. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagnanais mapasailalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, isa mula sa aliping babae at ang isa ay sa babaeng malaya. Subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, at mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay isang paghahambing, sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay si Hagar na mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak para sa pagkaalipin. Ngayon si Hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia at katumbas ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina sapagkat nasusulat, "Magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak, sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa." Sa ating binabasa na mga na talata ay mayroong mga figure of speech dito, mayroong metaphor regarding sa dalawang babae, si Sarah at saka si Hagar. And they represented the two covenants. That's our focus this morning. The two covenants. Abraham has two sons. Ang panganay ay si Ismael. But in the eyes of God, he was not really the firstborn, but it was Isaac. But Ismael was the elder son with Hagar. Si Hagar po ay kanilang Egyptian slave na dinala ni Abraham while they were in Egypt. Kinuha nila si Hagar as their slave. And then, ang pangalawang anak ay si Isaac. And he was the son of Sarah, the wife. While Isaac was the son of the promise, si Ismael naman ay anak according to the flesh, according sa laman. Paano ito nangyari na may pagkakaiba yung dalawa? God has promised Abraham and Sarah that they will bear a son in their old age. But because Sarah's impatience had caused her to pressure Abraham na he should have a son with Hagar, parang tinutulungan nila na ma-fulfill ito, na magkaanak sila through Hagar sa kanilang slave. Ang tanong po is, does God need help from man to fulfill His promise? Hindi ba pagpangako ng Panginoon matutupad yan? Whether it will be soon or later, God will always fulfill His promise. Hindi po pwedeng tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Kaya nga, nagkakamali si Abraham at si Sarah dito by somehow helping God to fulfill His promise, because si Ismael ay naging problema because he was not the promised son. Tandaan natin, the flesh cannot produce the work of God. The flesh can't glorify God by itself. Figuratively, si Sarah and Hagar did represent the two covenants respectively, as I said. The covenant of the law and the covenant of the promise. Hagar represents Mount Sinai bearing slavery. So, yan po ang pag-represent ni Hagar. Siya po yung nag-represent ng covenant sa law na nagbibigay ng pagkaalipin. It should be noted that Mount Sinai is the mountain where God gave His law for Israel to Moses.
balikan natin sa pagbasa kung gusto niyong basahin sa Exodus chapter 19, but we don't have time to read the whole chapter. But that is the chapter where Moses received the law from God. Earlier, in this epistle of Galatians, pinakita ni Pablo na kung sino po ang namumuhay under the law of Moses is to live in slavery to his own sin. The law reveals our sin. However, it does not offer a way to be free from it. So ang law ay nagpapahayag kung ano tayo kamakasalanan sa harap ng Panginoon, but it does not offer a way to be free from it. It is through the atonement and the sacrifice of the Lord Jesus Christ alone. Dagdag pa, si Pablo ay nagpapahayag na si Hagar din ay nag-correspond to the present Jerusalem. So the Jerusalem at this time. Bakit ba? Because sa panahon ni Pablo, Jerusalem was the seat of the Jewish religious authority. Ang mga Fariseo at ang ibang mga religious leaders who represented the law were misleading the Galatian Christians into a system of slavery through the law na balik sa law ni Moses, sundin ang law ni Moses. However, nag-refer din si Pablo for another Jerusalem, which he mentioned here that is above and free. So while he referred Hagar representing the present Jerusalem, he also mentioned Sarah as representing the above and free Jerusalem. What do you mean by above and free Jerusalem? Na itong Jerusalem na to ay hindi pariha sa present Jerusalem. It is something na sa taas. So in contrast, the children of slavery is under the law. But the true children of Sarah, or masabi natin, Abraham, the true children of Abraham and Sarah, they are free. At itong Jerusalem that is above and free ay tinuturing po ni Pablo metaphorically or figuratively as their mother. So anak ang lahat ng manampalataya sa kay Sarah or Abraham or sa Jerusalem that is above and free. And by doing this, kinukot ni Pablo ang Isaiah 54 verse 1 na ang mga anak ng barren woman. Now he mentioned in this verse sa Isaiah 54:1 that ang barren woman, ang baog na babae, will multiply in fulfillment to his promise. And there's no other barren woman that is referred here sa Isaiah 54:1 quoted by Paul here, kundi si Sarah ito. At malalaman natin in the New Testament later on, na si Apostol Juan ay nagkaroon ng vision, and he wrote in that vision about the fulfillment that there will come a time that the children of Abraham and Sarah, the true children of God by faith, through the offspring, the Lord Jesus Christ, manahan sa New Jerusalem and New Earth. Let me read Revelation chapter 21, verse 2 to 3. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Mga kaibigan, mga kapatid, are you excited? Are you prepared to be with God and to anticipate na itong New Jerusalem ay mangyari in the near future? It could be very soon. So let us be focused na mayroon tayong hope because of God's promise. God has promised for us this place. Kaya nga,
Ito po yung sabi ni Panginoon Kristo sa atin in John 14, 1-3. Let not your heart be troubled, neither be dismayed. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I should not have told you. I will go and prepare a place for you. Then I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ito po yung lugar na pinapangako ng Panginoon sa atin. A new Jerusalem, a new heaven, and a new earth. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po for this morning again. For another truth, Lord, of how you have rescued us from slavery of sin into freedom. Thank you that you have fulfilled your promise to Abraham through that offspring, the Lord Jesus Christ, who many years ago had died at the cross in order na magkaroon kami ng kapatawaran ang aming mga kasalanan at kami ay magkaroon ng kasiguraduhan that we will go into this place that you have promised, Lord. And thank you that you have given us the true freedom, not because of what we have done, not because of our goodness, but by virtue of your love and mercies upon us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Salamat, Panginoon, that we can have this hope in our hearts. So I hope that you will continue to speak to hearts of people and open their hearts and eyes, that you will be able to see the beauty of the gospel and believe in Jesus Christ and be the one of the children of the promise. Itong lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen.